Saan ka galing? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Bakit hindi mo sinasagot yung telepono mo? Yun, sikaso lang ako. Bakit? May nangyari ba? Pinapunta ako sa school. Napaaway si Abby. Anong pinagawa yan? Pinagtanggol niya lang naman yung sarili niya eh. Pinutokso daw kasi siya na ang mamatay tao yung tatay niya. Nakita mo na. Papaaway si Abby dahil kay Victor. Alam mo ako nung bata ako, hindi ako napunta sa guidance office. Ayan si Abby, kababaing tao, tapos ganyan. So ano? Suspended ba? Hindi. Nagawa ng paraan. Good. Good. Oh, block off your Saturday. May bago akong promoter. Pirmahan na sa Sabado. Gusto ko nandun kayo. Makakabawi na tayo ulit. Na rin siguro si Olivia sa sitwasyon. Pero alam niya namang mahalaga sa akin yung anak ko eh. At alam ko rin kailangan niya ako. Anak, pero kailangan din ni Olivia na maintindihan mo siya. Hindi pwedeng palaging siya lang ang nagbibigay. Mahalaga ba sa'yo si Olivia? Hindi lang siya mahalaga sa akin, Ma. Mahal ko po si Olivia. Nagpunta siya sa eskwela kanina ni Abby. Pero bumalik agad. Hindi ka daw niya makontak. Akala niya kung ano nangyari sa'yo. Kaya pumunta siya sa eskwelahan. Anak, may nangyari ba sa eskwela ni Abby? Kasama lang naman ho kami ni Abby at ni Juliana. Yun. Selos ang tawag ng anak. Sinabi niya ho ba sa inyo yun? Hindi. Hindi niya na ako kailangan kausapin. Babae rin ako, anak. Alam ko kung anong nararamdaman niya. Alam mo, ang laki ng sinakripisyo ng tao at yung mga ginawa niya para sa'yo. Ang tagal din niya naghintay para makasama ka. Baka naman kailangan iparamdam mo sa kanya yung buong pagmamahal. Alam mo, anak, ang mga babae, simple lang. Iparamdam mo lang kung gaano mo sila kamahal. Napaninindigan mo siya. Gagawin mo ang lahat para hindi siya mawala. Wala na siyang maihiling pa sa'yo. Pagkatapos ng contract signing, kakausapin ko yung may-ari. Mabuti pa siguro, umalis na tayo dito. Sa ibang lugar na lang ako magte-train. Kung ibang bansa, the better. Parang biglaan naman yata. Akala ko ba ayaw mo umalis? Ba, ito rin naman ang gusto mo. Mapalayo kay Victor. I can see that na-apekto na yung pamilya natin dahil sa kanya. Lalo na si Abby. Kaya mo bang pag-isipan muna yan? I've made my decision. I don't need your approval. Ito lang paraan para malayo tayo sa gulo. Bisa mo na dyan. Tara. Thank you.
official. Alexander the Master Walhati is part of Good Fight Promotions. Looking forward to working with you. Ako rin. Actually, mayroong gusto may pagkilala sa'yo. One of my biggest investors. Sino? Alex. Ibig sabihin ba na nagkaayos sa kayong magkapatid despite sa lahat ng nangyari? Nandito ako para suportahan ang kapatid ko. Does it mean na nasa side mo ang kapatid mo sa kasong kinasasangkutan nyo? Naniniwala akong papanik sa akin ang hatol ng korte. At lalabas din ang totoo. Pero pasensya na. Para kay Alex ang event na ito. Sa kanya dapat kayo mag-focus. Nandito lang ako para suportahan ang boxing promotion namin. At pati na rin ang bagong boxer namin. Tanong-tanong ako dun sa nilipatan ni Alex. May kinalaman daw si Victor dun sa kumpanya. Ang bilis ng karma, no? Yan ba ang pinagmamalaki mong promoter? Coach Mads, halika, Melly. Ayan po. Oh, bakit nandiyan si Victor? Hindi ko rin alam. Olivia, may nalalaman ka ba tungkol dito? Si Victor na lang ho siguro yung tanungin po ninyo. Maniwala ka sa akin. Maayos ang pag-iimbestiga ko. Okay? Pag sinabi ko, wala akong nakita connection sa kanila ni Victor. Wala akong nakita. Abogado ka! Alam mo na may paraan para itago ang connection ni Victor sa kanila. Okay. Para mapawalang visa yung kontrata na yan, gagawa ko ng paraan. Okay? Don't worry about it. Alex, anong nangyari? Bakit nandito si Victor? Investor siya sa kumpanya. Pinlano niya to! Anong nangyari yun? Eh, kakalabas niya lang, ha? Para siya makakakuha ng pera. Sa tingin mo magkakaganito ako kung alam ko kung paano? Baka may nakilala sindikato sa loob ng kulungan. Manay ko! Matagal ko na sinasabi sa inyo na may pinaplano yan si Victor. Walang nakikinig sa inyo. Ako papayag na tarantaduhin niyang Victor na yan. Ang siyang nagkulang.